Okay, for documentation purposes, October 13, inalis ko na sila sa plastics, sa pagkaka-ICU, and then visible na rin yung mga new sprouts, leaf or stems, sa mga cuttings. Then, nag-conduct ako ng panghas na testing, wherein binunot ko yung isa dyan. Tapos, nakita ko na meron na palang mga roots. Once yung rubber plant cuttings natin ay magkaroon na ng sprout, most likely meron na silang roots sa ilalim. So, tinesting ko lang kung may roots na ba. Kaya, inugot ko sila. So, sana hindi masyadong ma-stress. Ayan. So, ito pa. So, sila sa indoor muna. So, testing ulit kung saan sila mas suitable or mas mabilis silang mabuhay sa indoor ba na bright indirect light or dito sa labas. Ito. Nag-testing din ako ng several cuttings outside. So, tingnan natin kung ano yung mas effective. Then, sa dami ng mga cuttings ko, unfortunately, hindi lahat sa kanila nabuhay. So, marami na rin yung mga walang sign of life. Although, halos pare-pares lang naman sila ng environment. At mature stems din naman. Pero, hindi lahat sa kanila nabuhay. So, yan. Tingin ko, yung iba dito, possible may chance pa. Pero, most likely, karamihan, bulok na. Pero, madami din naman yung mga nag-survive. Yan. Yun lang. So, this video was taken October 13 for documentation purposes kasi bala kong ibenta itong mga cuttings na to.